Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ready na. Ah. Oh, ready na siya. Sige. Okay, ready na. Oh. Alam mo, kanina may nag-comment eh. Eh, sabi, napakagwapo mo daw doon sa isang vlog natin noong nakaraan eh. Meron kaming isang customer, siraan ng kanyang CVT transmission. CVT, pinalitan na lang namin ng transmission ng CVT. Tapos sabi niya, ito, sa inyo na lang. Ayan, meron kaming CVT transmission dito. I-adjust mo. Ayan. Matagal. Inopera na namin yan. Inopera na para may... Oo. Napakasimple lang naman ng CVT transmission. Yun nga lang, kapag may piyesang nasira dito, hindi lahat available. Hindi katulad nitong mga automatic transmission na nakaraan na... Kasi mga nauna yun, kaya may ito, mga bagong labas itong mga CVT kasi... Oo, yung mga bago, lalo na ngayon. Pero itong Honda na to, na galing sa Honda Civic to, itong CVT na to, ipapakita namin sa inyo, mga kapatid, napakasimple, para lang maunawaan nyo kung ano ba ang meron sa CVT transmission. Simple lang naman to eh. Meron din siyang nakakabit sa torque converter eh. Ayan. So, ito, chip. Dito. Oh, and ito. Anong tawag dito? Drive. Input drive. Input chip. So, ito yung nakakabit doon sa torque converter. Ito yung torque converter, nakakabit sa makina. So, pag ikot nito, dapat iikot na lahat yung granahe kung naka-engage yung kung drive. Pero kung naka-neutral, siya. Ikot lang. Ito lang iikot. Ito wala. Walang gagalaw dyan. Walang gumagalaw. Pero kapag naka-engage yung drive, wala naman tayong pressure. Magagawa ba natin na i-engage? Itutulak-tulak na lang natin. Okay, pakita mo. Malaman lang nila kung paano ang trabaho. O, sige, pakita mo ngayon. Itutulak mo to. Paikutin mo nga ngayon. Ayan, umiikot. Ito lang, umiikot. Pero pag kumapit yung clutch, nasabi nila yung magkakahiwalay. Nakakuha mo yun, ha? Hindi, mga kapatid, kasi ito, clutch 1. Itong drum na to, nandiyan yung mga clutches katulad nito. Nasaan ba yung hiningi ko? Yung nasa loob niyan, yung mga clutch ito, sa loob nito yung mga clutch na ganito. Ngayon, kailangan mag-engage yan, yung magdikit-dikit. Ako na yung magpe-press nito. Tapos ikaw yung torque converter. So ako ngayon yung mag-engage. Sige, dandan lang kasi baka ikaw yung okay. Lagay mo sa drive, yan, nag-drive na, pin-press ko na. Masok na yan. Iikot na ngayon yung pati yun. Yan. Ngayon, chip, pag ito ay binitawang ko, sige nga, yan pre-wheeling siya. Pre-wheeling so para siyang neutral. Okay, ngayon, pag engage mo ulit, didiin ko, iikot doon. Ikot din yun, iikot din yung belt. Iikot doon. Nakita ba to? Ulitin natin. Ayan, neutral. Ayan, ikot mo. Ayan, umiikot din dito. Pabalik ako. Kinakapos yung aking... Okay. So, ngayon, binitawang ko, neutral yan. Neutral kasi walang belt. Engagement. Kapag nasira, yung mga clutches na nandito, ito yun, Ito yung mga clutches. Napudpud yan. Mawawalan ngayon ng engagement yung clutch. Kahit na engage mo, sige, pinino. Yung hindi ko masyadong ididiin, sige, ayan, So, pag diniin ko, ayun. So, bibitaw ako, Tapos didiin ko, ayun. Umiikot din to. So, kung mapupudpud yan, at hindi na mag-i-engage yung clutch mo, neutral ka na, hindi nagagana ang transmission mo. Mga ilang clutch to? Ilang lining to? Tatlo. Mga tatlo. So, ganun lang naman kasimple, pag ikot ngayon ng CVT mo, iikot na ngayon tong dalawang pulley. Yung pulley niya. Pakita mo yung pulley. Ayan yung pulley, Ito, tapos ito. Malaking-malaki yung isa. Bakit malaking-malaki yung isa? Sumasara yan pagka tumutuloy ng takbo. So, ito yung input pulley. Input pulley. Ito yung input pulley. Pag nakabuka yung... siya, lumalabas maliit yung kanyang gear. Pag lumit siya, lalabas yung chain, belt, steel belt. Pwede mo ba ipakita sa akin yun? Ito na. Dinrawing na. Dinrawing ko na kanina to eh. Yung sinasabi ni Chief, ni Hepe, so ito yung input. So ito yung kumbaga sa yung starting mo. Zero. Yan yung makina. Kasi hindi mo masabing first gear kasi nga sa CVT, wala naman talagang... Walang primera, segunda. Isang dire-diretso yan. Nandun ka sa input, malaki yung pulley mo. Kaya may arrow yan dyan, ang pulley mo bumuka. Dito sa input, yan yon. Ngayon, yung pulley mo naman dito sa pangalawa, nakaipit na ganon.
Kaya yung belt mo nasa labas. Nasa taas. Kasi conical po yan eh. Ano? So habang ngayon, naka-ano yan, naka-ganon. Kaya yung belt mo nandito sa ibabaw. Yan. Oh. Ngayon, kapag ka ito ay bumibilis, bumubuka yan. Mamaya, doon tayo pupunta ron. So ito nakabuka, kaya yung belt natin nasa baba. Ayan. Pag nagdikit. Pag nagdikit yan, habang bumibilis ngayon yan, ina-adjust ngayon yan ng ano, ng computer, yung, ano, countless gear ratio to ha. Dito sa input, yung halimbawa, yung RPM mo na nandun ka pa lang sa drive, nilagay mo. Kasi nga po, mga kapatid, yung torque converter pa rin kasi to eh. Oo. Di ba? Kahit na umiikot to, yun dun sa torque converter, yun lagi natin kinapaliwanag. Parang naka-neutral. Parang naka-neutral kasi yung fluid coupling doon, hindi pa rin naman ganun kalakas. O Chip, iano ko, i-action ko. Kami, tayo na lang kasi wala tayong animation. Okay, so ito ngayon yung position niya. Tapos dito, yun. So okay, mabilis. Idadrive mo na, paandarin mo na. Paano mangyayari ngayon? Gumagano yan. Pabilis ka ng pabilis, pabilis ka ng pabilis. Dumidikit yan. Ayun, dikit yun. Pag so, nagdikit yan, nasa taas na yung... Nasa itaas na yung belt. Ngayon, itong input na dati, yung pulley niya, lumaki. Mibabaw yung belt. Yung output naman ang lumiit. Yung output naman ang lumiit, ito po yung nangyari. Pumunta na siya doon sa gitna. Oo. So, yung output naman ang gumanon. Bumuka. Yung input naman ang gumanon. Ayun, sumara. At gumanon. Ang tanong ko, bakit pagka ganito, bumilis? Anong dahilan? Ay, ang ratio, nagpapalit. Nagpapalit. So, ibig sabihin, ito, maraming ikot ng makina. Mabagal ang ikot ng gulong. Para hindi mahirapan yung makina. Maraming ikot, ito naman, dahan-dahan lang yung ikot na gulong. Kasi malaki siya eh. Kaya yun yung, kumbaga sa ano, yung pocket ko, yung starting mo. Arangkada. Dito naman, nakarating siya ganun pag dito. Pag nakabuelo ka na. Nakabuelo ka na. Mabagal na ikot ng makina, mabilis na ikot ng gulo. Ito. Biro mo, isang ikot ng makina ganun. Ang daming ikot nito. Kaya nga. Di ba? So, isang ikot ng makina dito, marami. Kaya mabilis. Ngayon, doon sa mga automatic transmission, nararanasan mo pa yung kumakambyong ganun. Nagkakambyo. Habang... Nararamdaman mo. Dito wala yun. Bakit? Ayan nga, tuloy-tuloy niya, continuous yan eh. Continuously variable. Variable. Meron ka kang inang ini-example. Ito yung variable, yung continuous. Meron kang ini-example kanina. Ano yun? Sabi mo, yung chubibo. Ha? Ay, yung chubibo. Tuloy ka doon, harap ka doon. Yan yung variable. Yung ano ba yung chubibo? Umiikot na ganun noon yung perya. Sa mga perya. Nakasakay yung mga tao. May kadena. Pag umikot ng todo yun, yung mga tao, tumakasin ka yun, lumalaki. So walang ugtol yun, di ba? Makita mo habang bumibilis yung ikot, gumaganon. Tumataas. Pag yun yung variable. Ikot, yun yung variable. Yun yung in-example niya kanina. Para lang maipakita namin sa inyo mga kapatid, itong nga continuously variable transmission, para talaga itong yung design ng mga nasa motorsiklo. Parehong-pareho. Parehong-pareho. Ngayon, pinatibay lang ng gusto pagdating dito sa sakyan. Noong pang design to, ginawa nila yung belt. Yung steel belt. Na belt na... Yung belt parang, na goma. Goma. Sa motor kasi goma. Gumawa sila ng steel. Steel belt. Ayan, pakita mo sa rento. Yan, gumawa sila ng steel belt. Steel belt yan. Ngayon, tingnan nyo yung pulley dito, bukang-buka, kasi nandoon sa baba yung belt. Okay, ilawan natin. Nasa baba ang belt, kaya nasa lumalabas yung maliit belt. Ayun, siya. Ngayon, itong isa, yung output, nasa taas yung belt. Ayan, hindi lang namin magawa na paglapitin at paghiwalayin yan, kasi ito talaga ang nagtutulak niyan, pressure. Pressure, hindi mo yan basta-basta mapaglalapit at mapaghihiwalay. Ngayon, mga kapatid, ipapakita namin sa inyo ano naman yung trabaho nung dalawang clutch dito. Meron kasing dalawang clutch dito. Clutch pack. Clutch pack nung reverse at clutch pack nung drive. Kasi mga kapatid, pag in-engage ko to, ayan, hinawakan ko yan at iniikot ko to, nakakatakot lang kasi baka maipit ako eh. Ayan, ayun. Ikot na lahat yan eh. Sumasama na ito malaki. Pansinin nyo, mabagal yung ikot kasi nandoon siya sa starting eh. Pero kung yung ating steel belt ay dito mataas doon nasa loob,
high speed yan. Mabilis naman yun. Oo. So ngayon, mga kapatid, ito neutral yan. Ikakabit natin ngayon, Chief. Ikabit mo ngayon yung ating planetary gear. So, ikakabit natin yung planetary gear para magkaroon ng power. Reverse. Reverse. So. Kasi kung wala itong planetary gear, wala kang reverse. O yan, Chief, kabit mo rito. Ikaw na, baka ano naman sabihin mo, inaagawan kita ng trabaho. Oh. Malino pa yan, oh. Yun. Yeah. Okay. Kung ganyan yan, hindi pa, wala pa ring reverse yan. Oh, wala yung housing niya. Kasi walang nagko-control dito sa carrier. Oh. Yan. Kailangan, itong carrier, huminto yan para umikot naman ang baligtad to. Ang CVT, kailangan magkontrahan. I-disengage mo yung forward clutch. No. Saka mo ngayon i-engage yung reverse clutch. Reverse clutch. Ito yun. Hindi sila pwedeng sabay. So ngayon, ang mangyari, lagay mo ngayon itong ring gear. Ito yung ring gear. Yung ring gear para pumasok dito sa carrier. Ngayon, ito ngayon pag pinigil mo, mapipigil mo na yung carrier. Sige, pasok mo, Chief. Pasok na. Pasok mo. Hindi, ito. Pasok mo ito dito. Yan. Ito, yung ring gear. Ayusin ko lang ito. Ayan. Okay, pasok na. Naka-neutral pa rin yan. Paano ngayon ito magre-reverse? Kailangan pigilin ito. Oo. Pag pinigil mo. Pag pinigil yan. Pag pumasok na yung mga ano. Okay. O, pipigilin ko ngayon. Tignan mo kung iikot. Ay, lumalabas. Lumalabas. Hindi kaya. O, sige. Kabilang ikot. Ayun. Ayan. Teka, tignan mo ha. Kasi hindi nila makikita yung ginagalaw ko rito. Mm-hmm. O. Ito, pag ganun ako, clockwise. Oo. Uh-huh. Tignan nyo ngayon yung ikot nitong... ano natin, yung overdrive. Sige. Baliktad siya ngayon. Okay. Dapat, kung pag ganun ako, pag ganun din ang ikot niyan. Pero tignan niyo po. Rumi-reverse to. Kaya mo pa, Chief? Okay. Ito pa, Hindi mapigil. Hindi na mapigil. Hindi, kumakalso yung mga ano. Sige. Isa pa. Tulungan kita. Ayan. Ayan, forward ako. Pero ito, reverse. Nagsasalubong sila, So ngayon, ang ikot ngayon ng differential mo, reverse. Ito yung differential. Magkasama na dyan. Ayan. Makita nyo, magkasalungat po sila. Yun yung atras. Kabali ko lang. Ayan. Magkasalungat. Ayan. So, yun po yung reverse. Ngayon mga kapatid, nakita nyo po, hirap na hirap kami ni Chip na pigilin. Hirapan ka ba? Hindi naman maano. Pero wala lang talagang hawak-hawak ka. Hindi nga, nahirapan ka rin. No. Ha? Walang persa, siyempre. Hindi, aminin mo, nahirapan ka. Ngayon, itong tatlong to. Ito yung match niya. Ito na po yun. Ito ngayon yung pumipigil po dyan, mga kapatid. Yan. Paano? Papasok yan dyan. Paano kung ito ay masira yung lining na to? Na. Umi-engage lang po yan. Napakanipis. Ngayon, pag nag-engage po, itong... plate, itong brake plate na to, yung bakal, ito, ngayon kinakabit ang housing yan para naka-stationary lang siya, hindi siya umiikot. Ngayon, itong lining, umiikot po ito, kaya dyan niya nakalagay, yan. So, pag nagdikit-dikit po ito, merong pangkasama to dun eh. Tatlo to eh. Para na siyang pinigil. Inipit mong ganon, dapat hindi siya dudulas. Pag dumulas siya, wala ka ring reverse. Diba? Kaya kung naka-CVT kayo, nasira talaga yung forward clutch saka yung reverse clutch, goodbye. Goodbye po yun. Ngayon, hindi natin alam kung yung mga bagong CVT ngayon may nabibiling rebuilding kit nitong para CVT. Para mapalitan. Sa mga automatic transmission, pagbili mo ng rebuilding kit, ang daming ganito. Yung kalimitan niya lang naman na sisira. Ang dami. Pero dito sa CVT, ito lang at saka yung nasa loob nito. So mga kapatid, countless ratio. Ibig sabihin ng countless ratio, wala ka nung first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. Dire-diretso. Kaya na, continuous. Oo. Ngayon, halimbawa, paakyat ka, nababasa kasi ng computer nung yung RPM saka yung speed na tumaas yung RPM mo, paakyat ka, hindi rin siya kakambyo sa high speed. No. So nandun siya, mamimaintain niya yung ratio na yun. At kapag naka-abante ka doon, saka lang siya bubuka. Saka siya bubuka. So, yung pag-transfer niya ng ratio, hindi mo mararamdaman.
No, wala. Wala ka mararamdaman doon. Dire-diretso. E paano kung may maramdaman ka? May diferensya. May diferensya yun. Yun nga, yung pwedeng nagkakaproblema na itong steel belt mo. Pwedeng dumudulas-dulas yan. Ngayon, para makita nyo yung kabuuan nito, ayan, tatanggalin ko muna to. Ayan. Ah, tanggalin ko muna to. Okay. Yan po ngayon, nandito yung mga clutches, oh. Ayan. Andyan yung mga clutch niya. Tatlo, dalawa lang pala eh. Oo, dalawa. Dalawa lang pala, oh. Dalawa, tatlo lang eh. Ayan. So, ito ngayon, mga kapatid, yung dalawang pulley. Ayan. Ito, main pulley. Kaya medyo mataba ito kasi nag-a-adjust yan. Nagaganon. Yung isa, ganun din. Pasara naman. Okay. So ang CVT oil natin, kung ano yung CVT oil dito, yun na rin ang CVT oil noon differential. Differential. Oh. Magkasama naman. Magkasama na yon. Ngayon nandito po yung ball body. Ball body niya. So dito po sa CVT, wala po talaga siya nung 1 2 3. Wala. So pwede sa cambio mo, drive reverse lang eh. Neutral. Yun yung sa mga modelo noong araw yung sa Honda. Ito po ay Honda. Kung magtatanong ulit ako sa maestro. No. Ha? Magdadalo. Alam mo mga kapatid, minsan sinasabihan ako nito, pag naka-video daw, wag daw bigla ako magtatanong. Baka mahirap na naman yun. Hindi ha, sinusubo ko nga. Ikaw yung prop ko, ikaw yung mahina professor ko. Mahina ako sa mat. Kung ano yung tatanong mo. Mas okay na yon mga kapatid, walang magaling na mekaniko kung walang magaling na professor or teacher. Ganun lang naman yun. Kaya kung nagtatanong ako sa teacher ko, edi syempre, siya yung mas magaling sa akin. No. Wala pong duda yon. O, Chief, ano to? Ay, ito. Oh. Transfer pump to. Ito yung pinaka-bomba ng langit. Bomba niya. Oh, may chain drive siya. May kadena yan. Nakita ko dito. Ito, oh. Chain drive. Ito. Chain drive siya. Ito, oh. Chain drive, oh. Nakakonekta siya rito. Di ba? Nakakonekta yan. Meron yan. Meron nakita siyang ko. Gear dyan. Ito. Yun. Yan. Oh, ganun yan. Sige. Yan. Ngayon, kaya ako to ipinakita sa inyo. Ito, kadena. Itong belt natin, metal. Metal. Metal, kadena. Kaya steel belt. Oo. Tapos, kasama na rin niya yung mga gears na differential. Kaya mas maraming metal savings, mas maraming ribaba. Marami. Oo. Kasi dito lang sa metal na to, magre-ribaba na siya eh. Alam niyo mga kapatid, dun sa standard na automatic transmission, dito natin nakukuha yung mga ribaba eh. Di ba may magnet dito? Kaso dito, sa CVT, nandito yung ribaba. Nandiyan lahat. Nandito manggagaling lahat. So, useless yung filter mo dito sa CVT. Kaya kung yung mga ribaba na yan pumasok dito sa clutch, dito sa clutch pack, ito. Kung pumasok dito, yung mga ribaba na yan, talaga mas mabilis masisira ang inyong mga CVT transmission. Kaya ang advice natin, kung kayo naka-CVT, palagian. Hanggat maaari, palagian, ano? Gawin nilang habit na lang. Habit yung pagkapalit na lang yung oil. Change oil. Kasi ito po ha, ito, rekta na to. Pinapakita namin sa inyo, nandiyan lahat. Yung nagkakaskasang metal. Tapos, mapupunta rito, hindi na makukuha ng filter. Ang filter, nandito sa loob eh. So, hindi na siya makukuha. Hahalo na siya ngayon dito sa lining. Pupunta dun sa lining. At yun po yung sisira. Ngayon, yung palagi ka naka-neutral. Oo. 'Di ba? Eh yun nga 'yung sinasabi natin eh. Pag palagi kang naka-neutral, ade ikot din ang ikot 'to. Umiikot 'yan. Umiikot 'yan. Oo. Kasi ito 'yan eh, ito 'yung input shaft eh, oh. Oo. Umiikot 'yan. Pakita namin sa inyo. So ito po mga kapatid, ikot lang ng ikot 'yung mga lining doon, ayan. Ayan 'no. Ikot ng ikot 'yan. Nandoon 'yung lining sa loob. Eh kung makakapasok ngayon 'yung maruming fluid doon. Sira. 'Di ba? Kaya nga kung ito naman ay naka-engage, naka-drive ka, namreno ka. O di, nakahinto ito. Nakahinto na yan. Nakahinto. Kasi ang umiikot naman dito, yung torque converter, hindi rin ito mapapaikot ng torque converter. Kasi nakapreno ka. Kasi nakapreno ka. Ngayon, mga kapatid, nakita nyo yun sa CVT, napakasimple. Samantalang sa automatic transmission, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang daming lining. Bakit ba maraming lining doon? Eh, bawat isang lining, isang cambio eh. Tapos isang planetary gear. So, bawat isang clutch pack, may planetary. Isang planetary gear. Oh. Ito yun. Ito. Oh, ayan. No. Ito sa automatic transmission yan. Ito oh. Planetary. Oh. Planetary gear ulit. Ayan, planetary ulit. Meron pa rito. Ayan, nabiga. Oh,
Ito, isang transmission lang po ito, ha. 72LE. Ngayon, meron pang isang malaki. Ito, yung center clutch, may planetary gear din. Nga lang yung ring gear na to. Oo. Ngayon, mga kapatid, ito. Sa dami ng mga planetary gear na yan, yun yung nararamdaman mo na primera, segunda, kwarta, tercera. Sa automatic transmission. Kaya minsan nararamdaman nyo talaga doon yung mga jerking, yung mga ugtol, yung mga ganun. O kaya, nasira na yung clutch mo sa primera, sa segunda. Nagkakaroon. Ay, hindi, sa primera, yun na yung clutch one eh. Oo, nagkakaroon ng delay. Nagkakaroon ng delay kasi, yun nga. Malayo na ang clearance. Oo, kasi nadadamage nga yung mga lining. No. Ganun po kasimple, yun ang pagkakaiba ng CVT sa automatic transmission. Automatic transmission. Sa CVT, mas simple. Sa CVT, mas pinamura nila. Oo. Kaya maraming mga sasakyan ngayon, puro naka-CVT kasi mas pinamura to. Oo, mas simple. Oo. Mas simple, mas magaan. Bakit kayo nagtataka na puro CVT? Kasi ang sabi ng European Commission, pati ng US, kailangan yung makatipid tayo sa fuel. Oo. Pag nakatipid ka sa fuel, at hindi masyadong masyadong antindi ng gamit mo ng fuel, makakabawas ka rin sa pollution. Oo. Kaya itong CVT, umasa kayo, halos lahat ng magiging sasakyan pagdating pa ng panahon, CVT na. CVT na. Pero siyempre, ang maganda doon, talagang i-ano naman nila to, pagagandahin pa nila ng pagagandahin. I-improve pa nila yan. Oo. Kaya yung mga electric vehicle, yung mga hybrid vehicle, CVT na. CVT na, CVT na yun. Kaya nga wala silang... Wala. Walang cambio. Walang cambio. Diretso na. So, unlimited yung kanyang countless gear ratio. Ganun nga, countless yung kanyang gear ratio. Hindi mo talaga mararamdaman yung kanyang pagkambyo. Pero meron mga electric vehicle na wala rin talagang transmission. Oo, oh, yun ang mismong... Oo. Yung motor na mismo. Motor na mismo. Oh, yun na yun. Low and high. Oh. Pero... Malamang meron din doon sa mismong assembly ng motor. Malamang nandoon na 'yon, ipinasok nila. Parang volume. Oo, wala pa naman tayo nagawa eh. Siguro pagdating ng panahon, meron tayong customer na sira yung electric vehicle niya, iniwan na sa atin yung motor. Parang katulad nito. Madali naman magpag-aralan kasi. Halimbawa, may kotse ka, naka-CVT ka. Pinupuno mo ng todo. Pinamahanap buhay mo pa. 'Di ba? Ginagawa mong pangkargada. Huwag mo sahan tatagal. Huwag mo sahan tatagal. Kasi ito lang eh. Tingnan niyo po ah, yung itong clutch pack na to. Na ipinakita namin sa inyo. Ito lang halos. Dalawa lang ano. Oh, ito lang halos yung nagla-lock dito. Ito lock to eh. Kung tutusin, ito yung locking clutch niya eh. Para mag-lock ito, kailangan mag-engage yung clutch. So iilan lang 'yun. Ngayon, pag ito nag-lock na, paiikutin niya na ngayon lahat 'yan. No. So, pag nasira itong clutch pack na to, hindi na, ikot yan. Wala na. Neutral lahat. Oo. So, yun po, yung nag-request sa atin na magagawa tayo ng vlog tungkol sa CVT, ito yung nakita natin, Honda Civic. CVT, Honda Civic lang muna. Maghihintay pa tayo ng CVT transmission na bibigay at iiwanan sa atin para mapag-practice, ma-i-vlog natin. So, ito, ang susunod na punta nito, junk shop na. Hindi, iaano natin to, aayusin ko, palilinis ko to. Total, hindi naman kinakalawang. Para yung mga gustong mag-aral, mga mekaniko, gusto nyong pumunta dito, mga bagong mekaniko, no? Pwede yung mga lang. Batang mekaniko, gusto nyong pumasyal dito sa amin, tara. Aralin nyo to, buong-buo yan, nandun pa lahat yung mga pyesa nyan, para makita nyo kung paano nagtatrabaho ang isang CVT transmission. Chip, ano nga ito? Ano nga ito? Overdrive niya. Ay, alam niya. Yung overdrive, nandoon ka na sa high speed. Oh, ito na. Sa high speed ka. Sa high speed ka na. De, dulo na yan. Oh. E de, hina ka kung dulo na. Magpapalit ka pa ng gear dito para tumaas pa lalo. Oo. Oh, magnaglagay pa ng another gearings. Itong pinakamaliit na gear na to. Dadagdagan pa niya ng maliit. Pinaliit pa. Nakikita ba to, Sarento? O yan, ito na yung high speed natin. Nandoon na yun sa output. O output yan. Papunta na yan dito sa differential. Okay, sa overdrive, mas dinamihan pa ng mga gears yan para lumiit. Kaya may mga mabibilis pa. Kaya pag nakabuelo ka na, mahina na ang gear ng makina mo, pero mabilis yung gulong. Yung gulong, oo. Hindi nahirap yung makina mo doon, di ba? Relax na yung takbo. Doon papasok yung overdrive. So, meron din ba itong lock-up clutch? Ha? Meron pa bang lock-up clutch to? Meron yan. Meron, kasi may torque converter. May torque converter, meron yan. Kung meron kayong ibang tanong na hindi namin na-tackle dito,
Itanong nyo lang. Kasi hanggat nandito to, pag-aaralan pa namin ni Chief kung ano yung tanong nyo. Yeah. Kaya dito, aral-aral lang po talaga tayo. Mga kapatid, yun po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana, yung mga naka-automatic transmission, huwag nyo pong kalimutan. Ito po ang ginagamit namin. Kapag po kami ay nagbuo na ng automatic transmission, ito na. Disregard na namin yung manufacturer sa recommendation. Kasi ito na ginagamit namin. Kasi nirebuild na namin yon. So ang gamit na namin, Repsol Automator 3. Subok naman, wala pa kaming back job. Chief, babay ka na. Bye-bye. Magandang gabi po, mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. Susunod na lang ulit. Oh, nandito pala kayo. Ano nga nyo rito? Ano ba yung mga in-order nyo? 180. Ha? Ano ba yan? Chicken wings. Chicken wings. Chicken wings. Shabu. Okay ba? Okay, no? Okay ba? Oh, mga kapatid. Nagutom si, ano, si Sarento. Kasi siya yung nag-video sa akin kanina. So, nandito kami ngayon sa, ano to? 1+1 hot pot dito sa Tomas Murato. Halos malapit na sa Corner Roses Avenue. Sige, nasawin mo. 1+1 hot pot. Okay ba? Okay ba? So, gagamitin na namin yung bigay na dollar sa amin. No, kilo wala, oh. Hey, ma, thank you at ang blowout, ha. Ma, thank you sa blowout, ha. Blowout! So, yan po. Okay, update. Magandang gabi po sa inyo lahat. Babay na kayo, bye-bye.